Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok na mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin mga katiits. At ngayon, andito ako sa isang lugar na meron na kaming nakitang mga sign dito. Dito mga katiits, ang napapansin naming mga sign dito ay snake. Isang ahas mga katiits na sign na nakaukit sa bato. Ito yung tatlong bato na makikita natin sa lugar. At dito ang ahas na sign mga katiits. Nakaganyan. Yan mga katiits. At dito merong makikita nating parang ulo. Dito ang ulo at merong mata. Liit mga katiits. Ito yung nagsirbing aro or parang dila ng ahas mga katiits. At dito ang ikog o buntot. Buntot sa Tagalog mga katiits at ikog sa Bisaya. At dito mapapansin tayo yung X. Dito maliliit na X. Yan. Merong guhit dyan. Dito ang ulo, ang ganitong klaseng mga sign mga katiits, titingnan natin ang possible area sa ulo na bahagi, dahil kung dito mga katiits wala tayong mapapansin dito banda. Hindi ko na ginamita ng kumpas mga katiits dahil hindi lahat ng area ay pwedeng gamitan ng kumpas. Wala tayong makikita ang kakaiba dito sa buntot na bahagi ng ahas. Dito lang banda sa may ulo o ito ang kanyang dila ng ahas mga katiits. At ito ang pinupuwent dito banda. Ito ay isang uri ng spot map. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 spoke mga katiits. Ang meaning niyan, nag-signify yan ng isang volcanic rock na nasa lugar. Ganito kasi yan mga katiits. Merong site dito sa amin na nasa gitna ng patag na area. Pero meron silang napansin na volcanic rock. Pero ang nakaukit sa volcanic rock mga katiits ay yun lang ang pitong spoke na nakaukit sa volcanic rock. At yun ang kinukunan ko dito sa aming lugar. Mga volcanic ang nasa palibot. Kaya possible dito ang mga buried site ng mga Japanese ay nilagyan nila ng bato na volcanic rock. Yan kasi ang mga palatandaan nila dito. Dito sa ibaba na bahagi, dyan banda, yan ay sapa. Sapa ayan mga katiits. Dyan banda. At ngayon, ito yung ulo ng ahas mga katiits. Itong nagsilbing aro. Yung kaniyang pointers. Ganitong pointers. Nakaturo dyan. Banda. Sa may pitong butas. Ang meaning nito mga katiits, mga bato ito na nakalatag sa lugar na possible na mga markers o mga coordinate markers ng area na ito. At ito yung tatlong bato na hinukay ng kakilala ko. Diyan siya naghukay. Pero tinigil niya dahil wala siya nakitang sign. Hindi niya naintindihan mga katiits na ito ay mga marker. At ang napansin niya, itong ahas na sign, pag ganito ang nakaukit sa bato mga katiits, yan ay travel yan. Kung saan nakapuent ang kanyang ulo, yan ang sundan natin. Diyan siya nakapuent sa pitong hole na parang tingnan natin para na ring volcanic rock. At doon banda ang possible
na titingnan natin dahil nung nilagyan ko ng kumpas dito, yan ang target dyan banda. Itong bato ang kukunan natin ng alignment patungo doon sa spot na pupuntahan natin. Dito tayo mga katiits. Ang ulo ang kuna natin ng direksyon dito. Ito yung bato. Yan yung dito tayo magsisimula mga katiits. Yan, isa, dalawa, tatlo na bato. At dyan ang ulo ng ahas mga katiits na puntarya dito. Yan. Dito sa naka-align na bato patungo doon mga katiits. At ang meaning ng pitong hole ay pitong bato mga katiits. Kaya dito tayo magsisimula. Ito yung una na bato. At kung mapapansin natin dito banda, araw mga katiits, kaganyan. Naka-point doon sa naka-align ng mga bato. At ito yung box marker. Nagsilbing araw na rin. Kaganyan. Ito yung una mga katiits. At ikalawa, mga alignment ng mga bato. Yan ang bantayan natin dahil kakaibang decoding ito. Ito yung tatlo, pang-apat. Yan, passageway. Sa gitna tayo dumaan mga katiits. At itong batong, ito mga katiits, ikalima. Ito, letter D. Na nag-arrowing din mga katiits pabalik. Yan, sa mga batong dinaanan ko. Pero kakaiba ang mga hapon mga katiits dahil baliktad sila. Kaya, ikalima ang letter D. At ika-anim ito dito sa volcanic rock mga katiits. Yan lang ang nag-iisa dito sa lugar na kinukunan ko ng video. Yan ang volcanic. Kung mapapansin natin, may nakapalibot na tatlong bato. Yan, isa, dalawa, malalaking bato yan mga katiits, nakalibing lang. At ito yung ikatatlo, nasa gitna ang volcanic rock mga katiits. Kaya ito ang spot na area na dapat na paghukayan mga katiits. Ito yun, isa, dalawa, tatlo. Yan. Nasa gitna ang volcanic rock. Yan ang spot. At dito sa east direction mga katiits, dito, medyo pahaba kasi itong bato, may pinupoint dyan. Dyan banda, sa east direction. Yan ang mga alignment dito mga katiits. At mapapansin natin, dito, may slash ang bato. Kaganyan. Biniak lang dito mga katiits. Yan. At dito, punta tayo doon. S direction ito mga katiits. Hindi na ako gumagamit ng kumpas. Ito mga katiits. Mayroong biak ang bato. Yan, hati, passageway sign. At may hole dito. Meaning, bato pa rin ang tinuturo mga katiits. Dito galing sa hati. Yan ang bato na tatamaan mga katiits. Yan. Yan ang remapping mga katiits. Kahit hindi na ako gumagamit ng kumpas, ay matutukoy mo ang area. Tingnan mo ang mga alignment ng mga bato. Dahil dito sa area, wala kasing masyado mga bato mga katiits. Ito yung alignment. At pagdating dito, may hole. At ito yung passageway sign mga katiits na nagtutukoy ng direksyon. Hindi yan mga nature mga katiits. Yan ang bantayan natin. At dito naman, na bato. At ang tatamaan naman, dito sa volcanic rock. Ito mga katiits. Ito yung tatlong bato. Yan. Ayun yung isa. Nasa gitna ang volcanic rock. Dahil dito kasi na lugar mga katiits, bihira lang mga volcanic rock dito. Kaya kapag sa inyong lugar, titingnan ninyo ang mga possible site na merong mga volcanic rock. Dahil yan ay palatandaan ng mga Japanese noong unang panahon.
ilan lang sa mga treasure hunter ang may alam niyan. Dahil ang volcanic rock parang natural lang kung tingnan sa ibang mga treasure hunter dito sa Pilipinas. Kaya itinuro ko sa inyo mga ka-TH ang kakaibang estilo ng mga Hapon na gumagamit sila ng volcanic rock para magsilbing marker sa lugar sa mga buried site na area. Ito yung spot na mayroong volcanic rock at pinalibutan ng tatlong bato. Malalaki yan mga ka-TH kapag hinuhukay na. Yan na bato. At itong volcanic rock, malaki rin ito. Ito kasing lugar mga ka-TH, hindi pa namin natisdig. Dahil nakiusap pa kami sa mga may-ari nito mga ka-TH kapag pumapayag siya. Dahil private area kasi ito. At kailangan naming sumangguni sa may-ari ng lupa para hindi siya magalit mga ka-TH. Kaya pakita ko lang sa inyo ang possible remapping na ginagawa ko dito galing sa volcanic rock. Yan ang mga bato na nakalain mga ka-TH na possible. Yan ang mga markers dito na lugar. Yan ang pabalikan ng mga Hapon kapag hanapin nila itong lugar na ito kapag nagdala na sila ng kanilang mga mapa. Ito yun. At doon ang tatlong bato. Balik tayo sa dinadaanan natin mga ka-TH. At ito yung tatlong bato. Kung mapapansin niyo mga ka-TH. Yan. Tatlong bato naka-triangle formation. At dito ang snake sign. Yan mga ka-TH. Isang ahas na sign. Ang meaning niyan, travel. Ito yung ulo at ang dila niya mga ka-TH o tongue. Snake tongue mga ka-TH. Nagsilbing arrow. Point dyan sa bato. At ito yung mga hole na nagsignify ng mga bato mga ka-TH. Yun. Yan ang lugar. Patungo doon sa volcanic rock. Yan ang logical style na pamamaraan ng pagbasa mga ka-TH. Dahil kapag natutunan ninyo ang pamamaraan ko, ay madali ninyo lang matukoy ang area na dapat ninyong paghukayan. Ito yun. Pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pito mga ka-TH. Dito. Seven spoke. Meaning, pitong bato naka-align patungo doon sa treasure spot mga ka-TH. Yan ang dapat nating tingnan pagdating sa treasure hunting mga ka-TH. Kailangan mapanuri tayo. Dahil iba-iba kasi ang estilo ng mga Hapon. Kaya marami na mga Pilipino na gusto nang sumuko sa larangan ng treasure hunting mga ka-TH. Dahil sobra kasing malalim ang ginagamit ng mga Hapon. Hindi lang sa paglibing mga ka-TH at sa mga surface trail marker na ginagamit nila. Malalim mga ka-TH at lalo na ang mga hidden trail marker. Tatlo kasi ang decoding na gagawin mo sa area. Una, i-analyze mo ang area formation mga ka-TH sa mga bato. At ang kasunod ay i-decode ang mga possible sign na makikita mo sa lugar. Either mga hole o ganyan. Mga snake marker mga ka-TH. Yan, hindi yan gawa ng tao dito mga ka-TH. Exclusive lang itong lugar na ito. Kaya nakapag-vlog lang ako dito mga ka-TH dahil sumangguni ako sa may-ari ng lupa na ito at pumayag siya pero hindi pa kami nag-usap patungkol sa paghukay namin. Kaya yan, nakita ko ang sign na yan. Yan ang snake marker o sign. Ang meaning niyan mga ka-TH kapag nakita niyo yan ay travel patungo sa treasure spot. Yan ang mga bato na sign na makikita mo sa area. Pitong bato patungo doon sa volcanic rock na sinasabi ko mga ka-TH. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa channel ko.
Golden Philippines, treasure and code. God bless always sa atin mga ka-TH, at ingat lagi sa mga exploration ninyo sa inyong lugar na paghuhukayan. At nais ko lang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko dito sa channel ko na laging sumusubaybay, at sa mga bago sa channel ko, i-hit nyo lang ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. At kung gusto nyo mapanood ang lahat ng mga videos ko mga ka-TH, i-hit nyo lang ang all para updated kayo sa lahat mula sa simula hanggang ngayon. At maraming salamat sa lahat. Yan lang po. God bless always sa atin.